naman magkakayani. Sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asa ay mula sa'yo, mula sa'yo, mula sa'yo. Panibagong pag-asa ay mula sa'yo. Magandang araw. Ako si Karl Hapal, isang assistant professor mula sa College of Social Work and Community Development sa UP Diliman. Ngayong araw na ito, tatalakayan natin ang community engagement. Kasama ko si Professor Baleng Lagos at si Professor Zoe Obedicen. Ang talakayang ito ay humahalaw mula sa disiplina ng community development kung saan pinapatampok ang uri ng kaunlaran na mapanlahok o participatory at empowering o nagbibigay kapangyarihan. Sa aming disiplina, naniniwala kami na sa isang lipunan na talamak ang kahirapan, kawalan ng katarungan at inequality, mahalaga at nararapat lamang na magsulong tayo ng isang uri ng kaunlaran na mula sa tao at para sa tao. Kung nais niyo pang mapalalim ang pag-unawa niyo dito, inaanyayahan namin kayo na may pag-ugnayan sa amin. At hopefully, pag natapos na ang pandemya, ay magkaroon tayo ng pagkakataon na magtalakayan at magpalalim sa paksa na ito. Simulan na natin. Mahalaga na pag tayo nagtatalakay ng community engagement ay ilagay natin ito sa konteksto ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang mayamang bansa. Mayaman tayo sa mga tanawin, likas na yaman, sining at kultura, talento at iba pa. Ngunit nananatiling mahirap ang Pilipino. Ayon mismo sa ating gobyerno, 17.7 million na Pilipino ang may hirap. Kung titingnan natin ang kanilang batayan sa pagsukat ng kahirapan, ayon kasi sa kanila, ang isang pamilya na may limang miyembro ay kayang mabuhay sa halaga ng 10,727 pesos lamang. Batay dito, maaari tayong magtanong, talaga bang 17.7 million lamang ang may hirap sa Pilipinas? Ngunit, ang kahirapan ng Pilipino ay hindi lamang nagtatapos sa pagsukat ng material na yaman. Matingkad din ang kahirapan bunsod ng kawalan ng oportunidad sa edukasyon, sa trabaho, sa disenteng pabahay, at iba pa. Ganun din, malaki din ang kakulangan sa mga batayang serbisyo na kinakailangan natin upang mabuhay ng matiwasay at na may dignidad tulad ng health services, transportasyon, social security, at iba pa. Ang sitwasyon ng kahirapan ay nakapaloob sa mas malaking sitwasyon na maaari natin maihalin tulad sa isang tatsulok. Sa ibabaw ng tatsulok ay ang kakaunting may mga kapangyarihan, may yaman, at may impluensya. Habang nasa ibaba naman ang kalakhan ng mga Pilipino na nagdurusa sa kahirapan at pang-araw-araw na insecurities at vulnerabilities na kasama nito. Sa makatwid, napakatingkad ng inequality sa ating lipunan. At sa panahon ng pandemya, mas lalo pang tumingkad ang mga isyu na ito. Napakarami ang nalugmok o patuloy na nababaon sa kumunoy ng kahirapan. Hindi lahat ay kayang sumabay o nakakasabay sa sinasabing new normal. Kitang-kita naman ito sa ating universidad habang sinisikap natin mag-shift sa remote learning. Kumbaga, the struggle is real. Hindi may pagkakaila na hindi tama ang kasalukuyang sistema at kinakailangan itong baguhin. Mga kapwa ko, isko at iska, ito ang sitwasyon na kipinapalooban natin. Ito ang sitwasyon na humahamon sa atin na kumilos at lumahok sa tinatawag nating social transformation o malawakang pagbabago sa ating lipunan. Para sa amin, dito nakaangkla ang hangarin at tungkulin ng paglilingkod sa bayan. Ngunit, paano nga ba tayo kikilos o maglilingkod? Para sa iba, sapat na ang pagbabahagi ng kanilang yaman sa mga tinatawag nilang less fortunate individuals or groups, kumbaga charity work. Ang iba naman, nakikita ang paglilingkod bilang isang personal na obligasyon. Dito, ang paglilingkod ay katumbas ng pagiging isang mabuting citizen,
pagsunod sa batas, pagbabayad ng buwis, pagboto, at hindi pagiging pasaway. Sa madaling salita, ito ang kanilang ambag sa lipunan. Bagamat hindi matatawaran ang magandang hangarin na ito, may iba pang pamamaraan ng paglilingkod. Sa perspective ng community development, ang paglilingkod ay nakaangkla sa proseso ng critical na pagsusuri ng sitwasyon sa lipunan at pagtuligsa sa mga estruktura, relasyon at kaayusan na nagdudulot ng injustice, inequality at kahirapan. Ngunit ang proseso na ito ay hindi lamang nakasalalay sa ilang makapangyarihang tao o grupo na nangangako na babaklasin, lilinisin, rerepasuhin at babaguhin ang kaayusang nagdudulot ng kahirapan. Sounds familiar ba? Naniniwala kami na ang tunay na pagbabago ay makakamit lamang sa pamamagitan ng sama-samang pagmumulat, pagsasakapangyarihan at samang-samang pagkilos kasama ang mga tao. Kasama ang mga tao, maaari natin makamit ang isang version ng kaundaran na mula hindi sa pantasya ng iilan o kakaunti, kundi sa nakakarami at nakakaranas ng kahirapan. Kumbaga, people-centered development. Kaya naman, napakahalaga ng community engagement. Ang community engagement ay isang proseso at pamamaraan para sa atin na mga nais na maglingkod kung saan nilulubog natin ang ating mga sarili sa sitwasyon ng kahirapan. Dito, sinisikap nating unawain ang kasaysayan at karanasan ng mga tao sa kahirapan. Ang pag-unawa at paglubog na ito ay hindi akto ng simpatsya. Kung hindi, ito ang nag-i-enable sa atin para tayo ay mag-empathize, mag-agonize, at makilahok sa mga usapan patungkol sa mga buhay at pangarap ng pagbabago. Ang pag-unawa na ito ang siyang nag-i-enable sa atin upang maging epektibong catalyst ng pagbabago gamit ang ating angking talino, galing, kakayanan, kasama ang mga tao. Tatandaan natin na pag tayo lumulubog, hindi tayo Superman. Tayo ay facilitator lamang. At dahil hindi tayo Superman, tayo'y dumadating sa pamayanan hindi bilang isang balon ng kaalaman o expertise. Balon ng yabang pwede. Sa community engagement, mahalaga muna na maintindihan natin ang realidad, kalagayan at karanasan ng mga mahihirap. Sabi nga ni Professor Emeritus Kalito Manalili, ang unang hakbang sa paglilingkod ay ang paglalagay ng sarili sa kalagayan ng pinaglilingkuran. Sa makatwid, kung hindi natin ilalagay ang ating mga sarili sa sitwasyon ng mahihirap, maaari tayong mauwi sa pagsusulong ng isang version ng development na hindi relevant, timely, at effective para sa mga tao. Kaya naman, sa disiplina ng community development, bukod sa ating universidad, ang pamayanan ang aming pangalawang guro. Ito ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas upang ituloy ang pagpapadaloy o pagfacilitate ng proseso ng pagkamit ng people-centered development. Sa ngayon, pahapyaw natin na talakay kung ano at bakit mahalaga ang community engagement. Sa mga susunod na bahagi, tatalakay naman ng mga kasamahan ko kung ano ang mga prinsipyo na tangan-tangan ng community engagement at paano ito isinasagawa. Taas naman ang mga bakuklayani sa harap ng pagsuko, huwag kang susuko. Isang magandang araw sa ating lahat. Una nang napag-usapan ang panglipunang kalagayan na siyang nagsisiging konteksto ng pakikipagtuwangan sa pamayanan ng tinatawag natin community engagement ng mga kaguruan at mag-aaral ng pamantasan. Sa sharing ito naman, nice kong talakayin yung kung ano ba ang mga tamang paghahanda ng ating mga sarili bago ang aktwal na pakikipagtuwangan sa pamayanan. Pero bago ako magpatuloy sa aking lektura, magpo-pause muna ako para naman mabigyan kayo ng pagkakataon na puntahan ang link na nakasaad sa slide na ito. So, kung mapapansin natin, no, yung
na nakita natin, napanood natin, ay nagpapakita ng isang simpleng aral pagdating sa pakikipagtuwangan sa pamayanan o yung tinatawag natin itong engagement. Ano yung aral na yun na ang pagtulong dapat lapat konteksto at pangangailangan ng katuwang na pamayanan. Bakit? Kasi kung hindi, at the most, no? Ang kagandahan, pinakamaganda dyan, hindi siya pakikinabangan ng pamayanan at ang pinakapangit, maaari pa itong magdulot na kapahamakan sa pamayanan. So, kaya mahalaga, no, na kinikilala natin yung konteksto ng pinupuntahan natin komunidad na balak natin maging katuwang. Katulad ng nabanggit sa introduksyon, no, sa simula ng paksa na ito, sa atin, ang kahulugan ng pakipagtuwangan sa pamayanan, dapat nagdudulot ng pagbabago tungo sa mas maayos pamumuhay ng karamihan. Sa atin na naglalayong mag-ambag sa pakipagtuwangan, inihanda din natin ang sarili natin. Kapang ano ba ang tamang pagtingin at kakayahan o kasanayan para maging makabuluhan ang ating mga gawain sa komunidad o yung ating pakipag-engage. No? So, dito pumapasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang prinsipyo na gagabay sa ating magiging gawain sa komunidad at yung tinatawag naming tamang kaalaman o kasanayan, skills, no, para sa pakikihalubilo naman sa pamayanan. So, ang unang prinsipyo, no, na gumagabay sa sinasabing community engagement ay yung magtiwala sa mga tao. Diba, sa panimula ng paksang pakipagtuwangan sa pamayanan, nabanggit na ang kahirapan ay iniluwal at patuloy na iniluluwal ang isang sistema na hindi pantay. At mahirap ang mga mahirap, hindi dahil tamad sila. Sa ganitong sabi, kailangan ding i-unlearn natin ang mga nakagawian nating paglalarawan sa mga mahirap at pagtiwalaan silang kaya nilang pangunahan ng pagbabago sa pamayanan. Ang ibig sabihin ng tiwala ay hindi pag-iisang tabi ng mga nakikita nating kahinaan ng mga mahirap, no? Kahit sa pag-uugali, kahit sa kanilang mga paniniwala, hindi natin sinasabi kung sa tingin natin o nakikita natin na may mali doon. Balit, ang ibig sabihin ng pagtitiwala ay yung pananampalataya na magbabago ang mga kahinaan na ito sa paraan ng tuwangan o kalingan. Ang ikalawang prinsipyo ay ang pakikisa o solidarity sa mga may. Bakit solidarity? Kasi kung may tiwala tayo sa kakayahan ng mahihirap, dapat, no, ipakita natin ito sa pamamagitan ng pakikisa sa kanila sa pagbibigay ng lahat ng ating makakayanang tulong upang mapalakas ang kanilang mga kakayahan at mapalawak ang kanilang mga kaalaman. Ang ikatlong prinsipyo ay yung tinatawag nating sama-sama pagkilos o yung collective action. Sa isang usaping pamayanan, ay kailangang masolusyonan ito ng buong pamayanan din dahil lahat ay apektado ng isang usaping pamayanan. Pinapakita din sa sama-samang pagkilos ang pagkilala ng lahat ay mayroong maiaambag pagdating sa pagharap sa mga usaping pangkomunidad. Sa sama-samang pagkilos, collective action, binibigyan natin ang importansya maging yung mga sinasabi nating sektor na kadalasan ay nakakaligtaan. So, pagsama-sama ang pagsagot sa isang sular ng pampamayanan, kasama yung interes, kasama yung pagkukonsidera sa pangangailangan din itong mga nabanggit natin na sektor.
ikaapat naman ay yung sinatawag nating sama-samang pagdedesisyon o yung collective decision making. Dapat masanay na tayo sa pananaw na epektibo ang pagtuwangan kung magiging pantay ang bigat ng boses ng mga katuwang nating kamayanan sa pagdedesisyon doon sa boses din natin. Sa kolektibong pagdedesisyon, masisiguro natin na bawat sektor ng kamayanan ay nabibigyan ng boses. Again, mabalik tayo dun sa lalo na yung mga tinatawag nating neglected o underrepresented tulad ng mga kababaihan na katatanda at may kapansanan. At ang ikalima, tinuturing natin na napakalaga ay yung prinsipyo ng pagsasakpangyarihan o empowerment. Ang masasabing empowered ang isang nilalang, isang tao, no? Kung nasa kamay niya ang kapangyarihan na pagpasyahan, no? Magkaroon ng sariling kapasyahan sa kung ano ba ang gusto niyang klase ng buhay at kinabukasan. So, ang pakikipagtuwangan natin dapat ang tungunin ay nag-aambag sa pagpalakas ng kapasidad ng mga mahihirap na pamayanan na pag-uwi ng mga kalagayan at relasyon na nagiging sanay pananatili ng kahirapan. At siyempre, ultimately, maitakda nila ang sariling pag-unlad hindi lang sa pag-asa, no? Hindi lang yung nakaasa dun sa pagunlad ng iba pa, kundi sariling pagunlad. So, maliban sa prinsipyo ng pakikipagtuwangan, ano naman ang mga kasanayan ng isang naglalayon pakipagtuwangan? No? So, ano ba ang dapat sanay tayong gawin o alam natin gawin na of course ay guided, no? O nakabatay dun sa prinsipyo ng sinasabi natin community engagement. So, ano yung mga kasanayan na yun? Unang-una, yung sinasabi natin dapat alam natin makakamuhay sa komunidad. Sa pakikipamuhay, no, nakikita natin ang mga tao sa komunidad mula sa kanilang mga iniinda hanggang sa kanilang mga pangarap. Pakikipamuhay din, nagsisilbing daan ang pagtanggap ng komunidad sa atin. Dahil nagiging kaisa nila tayo sa pamamagitan ng pagsirang, pagdalaw. Pangalawa, ang isa pang kasanayan na dapat matutunan natin ay yung kakayanan ng pangkalagayang pagsusuri o situational analysis. Ito ay ang pag-alam ng mga usaping pangkomunidad. Sino ba ang mahihirap, halimbawa, ang kanilang mga kalakasan, ano ang kanilang mga usapin, ano ba ang namamayagpag na relasyon ng kapangyarihan dun sa komunidad, bakit may nahirap. Sa karanasan, kadalasan, mas mainam na ginagawa itong pagsusuri ng kalagayan kasama na mismo yung mga tao doon sa komunidad na napili nating katuwang. Ang ikatlo, yung kasanayan sa pagpaplano kasama ang komunidad. Kasi sa maayos na pagpaplano na itatakda sa lahat ng mga taya, may mga taya o stakeholders, ang pagkakaisa sa isang solusyon. So ang plano, sinasalamin niya ang napagkaisahang paraan ng pag-resolve sa isang usapin ng komunidad. Kasama rin dito, syempre, yung paano siya isasagawa na nakatoka, may sinasabing toka, may sinasabing responsibilidad sa bawat miyembro ng komunidad. Higit pa rito, syempre, sa pamamagitan din ng sama-samang pagpaplano, no? Yung pagpaplano kasama ang komunidad, binabalanse rin natin. No? Bahagi ng kasanayan dapat natin yung pagbabalanse ng kapangyarihan, no? Sa pagpapasya, no? Kung ano ang pinakamainam na gawin sa isang usapin dahil binibigyan natin ng tiin,
at bigat yung punto de vista ng komunidad pagdating doon sa solusyon ng isang problema. So, hindi lang tayo na mga katuwang ang nag-iisip ng solusyon, hindi lang ang papel nila ay magsabi kung ano ang makikita nilang problema, kundi pantay-pantay natin pinag-desisyonan yan batay sa mga karanasan natin. At at the end of the day, syempre, magsasabi kung ano ang solusyon na gagawin, no, ng pagtuwangan ay dapat ang komunidad, dahil sila ang maiiwan at sila ang papasan, no, ng magiging implikasyon ng desisyon natin sa pagpaplano. Ang pang-apat ay tinatawag nating pagiging tagapagpadalo, ay sa pagpapalakas ng pamilyahan. Tulad ng unang nabanggit, ang mga katuwang na komunidad natin ang pangunahing aktor dapat sa pagpabago ng kalagayan nila. So, bahagi ng pagsisiguro nito ay yung pagkakaroon ng pamunuan na siyang mangunguna at magsasapak-praktika sa sama-samang pagdidesisyon na pagtilas ng samahan. Ang sabi na pinabanggit niya natin, maaari kasing sa umpisa, hindi pa ganap, no, na nahasa ang kapasidad ng mga leader sa komunidad o yung mga katuwang nating pamayanan o organisasyon. So kung nakikita natin na may pangangailangan at meron tayong may ambag doon, dito pumapasok ngayon yung papel natin na pagpapalakas doon sa kakayahan ng pamunuan. At kasama na rin siyempre yung komunidad. So bahagi nito yung pagbibigay ng mga pagsasanay, no? Pagbibigay boses sa kanila kapag may mga pulong, no? Yung active na pagtutukoy sa o pagtukoy sa kanila, pagtatanong sa kanila kung ano ang kanilang opinion, kung problema man yan, ano ang kanilang nakikitang solusyon. Kasi bahagi rin yun ng pagpapataas ng kumpiyansa nila sa sarili nila sa mamuno. So yun ang maikling lektura natin patungkol sa ano nga ba ang mga prinsipyo at ano ang mga kasanayan dapat para sa pakipagtuwangan sa komunidad. Kung meron pa tayong mga dagdag na gustong malaman, no, dagdag kaalaman, maaari ninyong puntahan itong link na ito, no, ng Community Toolbox. Diyan sa link na yan, makakatulong yan. Makita natin ano pa ba yung mga step-by-step na mga proseso sa ilang mga pamamaraan ng pamuhay, ilang pamamaraan ng sama-samang pagpaplano, kung ano-ano pa. So, maraming salamat sa pakikinig. Ako si Zoe. Sana ay nakatulong ang aking maikling lektura at sana ay magabayan kayo ng maayos nito o nagabayan kayo sa paghahanda ninyo sa pakikipagtuwangan sa mga partner communities natin. So, magandang araw sa ating lahat. Mabuhay tayo. Taas kamay, mababuklayani, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Sa bahaging ito, ang bibigyang tuon ko ay kung paano ba tayo nakikipagtuwangan sa pamayanan. Naniniwala kami na kahit ano pa man disiplina natin, sa disiplina ng sining, musika, engineering, broadcast, biology, philosophy, math, psychology, human economics, development, no? Kahit ano pa mang pinanggagalingan natin, lahat tayo may kayang iambag o maibahagi sa mga katuwang nating pamayanan, no? At anong mga halimbawa ng pwede nating maisagawa kasama nila? No, maaari tayong tumulong sa pagbibigay ng technical assistance o tumulong sa pagbibigay ng mga serbisyo na may kinalaman sa kaalaman at kasanayan natin sa ating mga disiplina
maririnig o organisa tayo, tumutulong tayo mag-organisa ng mga kumpirensya o mga exhibits. Maririn tumutulong tayo sa gawaing advokasya, no? O mga kampanya na isinasagawa ng mga pamayanan. Maaring makatulong tayo ng malaki sa paglikha ng mga positibong imahe ng mga mahihirap, lalo sa panahong ito na distorted, no? Pinapakita ang mahihirap bilang palaasa, tamad, no? Pasaway, no? May malaki tayong kayang magawa para mabago, no, yung mga imaheng ito, no? Maaring makabigay tayo, makaambag tayo sa pagbibigay access sa impormasyon ng mga tao. Pwede rin tayong makatulong sa pagsi-self-organize, pagpapalakas ng samahan ng mga pamayanan. Malaki yung kaya nating maiambag sa pakikiisa sa mga pinaglalaban ng komunidad, no, or solidarity. At panghuli, mahalaga rin yung kaya nating magawa para mag-impluensyahan, no, matulungan ng pamayanan na impluensyahan yung mga nagpapasya o decision makers para baguhin yung polisiya, mga proyekto o mga programa. Siguro bilang pagbabaliktanaw at pagbibigay diin din sa naibahagi ni Sir Karl at ni Sir Zoe, no, kailangan yung proseso natin ng pakikipagtrabaho sa pamayanan ay una, nakakapagbigay ng pagkakataon sa pamayanan na maresolbahan nila yung sarili nilang mga issue. Bigyan ko ng halimbawa yan mamaya, no, na hindi tayo ang magbibigay solusyon, no? Tayo lang ay tutulong o magpapadaloy ng mga proseso kung saan mapagkukwentuhan natin anong mga solusyon. Dapat nakakabigay yung proseso natin ng mga espasyo, pagkakataon na lumalakas yung kakayahan ng pamayanan na unawain yung kanyang pang-araw-araw na kwento at yung pinanggagalingan ng kanyang mga isyong kinakaharap. No? Isa pa ay tumataas dapat yung pagkilala ng mga tao na kaya nilang malampasan yung kinamulatan nilang kalagayan. No? Isa pa, dapat ang proseso natin tuwing nakikipagtrabaho sa pamayanan ay nakakapagpataas ng tiwala natin sa isa't isa. Tumataas ang tiwala natin sa pamayanan, sila rin tumataas ang tiwala sa atin, at yung tiwala ng iba't ibang mga stakeholders na nakikipagtulungan sa isa't isa. At panghuli, bagamat naroroon tayo magbigay ng suporta sa pamayanan, dapat makita na na bahagi ito ng mas malawak pa sanang pagde-demand natin, no, ng pamayanan sa duty bearers na maibigay ang lahat ng tulong na kailangan niya para siya ay umunlad, no? We have to support people to hold decision makers and authorities accountable, no? Paano ito'y sinasagawa sa practice, no? Sa context ng NSTP natin, alam kong time-bound din ito, no? Pero una, nagsisimula tayo sa pagtukoy. Sinong gusto nating, sino ang maaring katuwang nating pamayanan, at kumukuha tayo ng mga initial na mga impormasyon tungkol sa pamayanan ito. Mas madalas dito sa NSTP ang mas kaya natin mga urban communities, no? Pero may ilan sa atin, alam ko, nakakaabot din sa rural, no? Rural communities. May dagdag na hamon itong kalagayan natin ngayon na community quarantine. Hindi tayo maaring, wala tayong pagkakataon na face-to-face makapunta sa komunidad. So, malaking hamon yan. Paano tayo bubuo ng mga contacts, no? Makakakilala ng mga bagong pamayanan kahit pa sa remote platforms. Kasi yung mga kasunod na mga gawain,
dito sa community engagement, pagkatapos mong matukoy yung iyong partner community, ay kailangang magkaroon ng pagkakataon. Una, nararamdaman ng tao na nakikiisa tayo sa kanila at sa normal na mga sirkumstansya, tayo nakikipamuhay sa mga mamamayan para maging magkaroon ng empathy o mailagay natin yung ating sarili sa kalagayan ng ating mga pinaglilingkuran, no? So isa siya, no? Isa siya sa hamong kinakaharap natin ngayon. Paanong sa limitadong remote platforms ay kaya nating makibahagi doon sa pang-araw-araw na kwento ng pamayanan, anong malungkot, anong mga karanasan ang nagbibigay ng malaking hamon sa kanila, at makita natin yung buhay nila, no, sa pamamagitan ng pakikinig, no, sa kanilang mga kwento. So paano natin magagawa yon sa mga remote modes, no? Yan yung isang kailangan nating magawa. Ang pangalawa ay sama-samang pagsusuri, no, ng kalagayan ng mga tao, na hindi lang basta sinasagot nila yung mga tanong natin, no, kundi nanggagaling tayo sa pakikipagkwentuhan talaga ng pang-araw-araw na karanasan. Kanina nabanggit ko, depende sa inyong disiplina, maaring may kakayahan kayo at kasanayan na makatulong, magbahagi sa pamayanan tungkol sa waste management o pagtugon sa polusyon, o ano ba mga renewable energy sources na pwedeng serbisyong maibahagi, o sa water purifying mechanisms or technologies, or gusto nyo tumulong sa kakulangan ng kaalaman ng pamayanan sa kalusugan o sa nutrisyon, o paano nila papamahalaan ang kanilang mga resources o rekurso. No? So, maaring meron kang kayang may ambag, pero kailangan mong kilalanin na ang mga tao sa pang-araw-araw na kinakaharap yung mga isyong ito ay may pamamaraan din at may kaalaman din sa paano nila tinutugunan to. So, pag sinabi nating sama-sama tayong nagsusuri ng kalagayan o nagsusuri ng isyong kinakaharap ng pamayanan, nagtatanong tayo, no? So, halimbawa, paano po kayo? Paano nyo po hinaharap? Sino pong nagkokolekta ng basura? Paano nyo po ito pinaghihiwa-hiwalay? At ano pong anong mga balakid? Ba't mahirap nating masolusyonan yung problema sa solid waste o basura? Or nagtatanong tayo, paano natin tinutugunan ng polusyon? O anong mga pagkain ang na-access natin sa pamayanan para matiyak natin ang nutrisyon ng ating mga anak, no? So nagsisimula tayo sa pakikipagkwentuhan ng ano na yung ginagawa nila. Kasi doon natin nauunawaan na ang pamayanan kaya niyang lumahok sa proseso ng pagbabago, no? So yung pagbabago, hindi yan ini-impose mula sa labas. Ang pamayanan, siya rin, nagbabago rin siya, no? At kailangan natin ma-surface yung mga kwentong yon, no? At yun yung nagiging tuntungan ng sama-samang pagpaplano. So, sama-sama ka nagsusuri ng issue at kalagayan, yun din yung tuntungan na sama-sama kayong nagpaplano. So, naalala ng pamayanan, ganito pala nila tinutugunan yung issue nila sa nutrisyon o sa polusyon, o ganito pala ang ginagawa nila sa kanilang energy needs, no? Yun yung pinaghuhugutan nila ng ano pa ba yung gusto nating paunlarin, at paano natin to gagawin, sino-sinong gagawa nito, sa paanong paraan, no? Yun yung sama-samang pagpaplano. Kaya hindi na lang basta tayong mga tagalabas ang nagdadala ng sagot, no? Kundi naging bahagi yung mga tao sa
pagtukoy ng sagot. Na? Ilang tip, no? Alam ko yung sinabi ko nga, time-bound yung NSTP. Isang limitasyon natin na hindi tayo kayang makababad sa pamayanan ng mahabang panahon. Isang pwede nating maisagawa ay makipagtrabaho talaga sa mga kasalukuyan ng mga leaders or community-based organization. Kasi doon kaya nating matiyak na pag nakikipagtrabaho tayo doon sa kasalukuyan ng mga samahan sa pamayanan, kayang matiyak na pwedeng maging tuloy-tuloy na tayo kahit pupasok tayo at lalabas sa pamayanan, sila mas kaya nilang makapaglunsad ng proyekto, maituloy ito, no? Sila rin ang mas nakakita ng pagkakaugnay-ugnay nito sa iba pang mga naisasagawang proyekto. So, hindi na nagdodoble-doble, no? Kasi nakikita nila, ito, naibigay ito ng ibang ahensya sa amin. Ganito, sana na lang yung gusto namin mas bigyan nyo ng tuon, no? At mas kaya nating matiyak na nakabatay ito sa mas malinaw na pagsusuri ng pangangailangan at pangarap ng pamayanan, no? Sa panghuli kong mga ibabahagi sa inyo, gusto ko na lang sabihin na may mga hamon tayong kakaharapin pag tayo'y makikipagtrabaho sa pamayanan, at ito'y mga paalala lamang, no? So, pag tayo'y nasa pamayanan at nakikipagtrabaho sa kanila, dapat tiyakin natin, no? Dapat tiyakin natin na yung proseso natin ay hindi dumadagdag dun sa pakiramdam na lumiliit lalo yung pagtingin ng mga mahihirap sa kanilang sarili, no? Kaya kailangan nating pag-isipan maigi yung ating pananalita, pananamit, yung buong conduct natin sa pamayanan. Nagagalit ba tayo? Sinasabihan ba natin silang mali yung ginawa nila, no? So dapat maging self-critical tayo, napaka mapanuri tayo sa ating gawi at pananalita, no? At tayo dapat ay tumutulong sa pagpapanumbalik ng dignidad at pagkatao ng mga mahihirap, no? Dapat malinaw din sa atin na china-challenge natin, hinahamon natin yung kaunlaran, yung ibig sabihin ng kaunlaran. At lagi tayong lagi nating pinipili na makita yung pag-unlad mula sa punto de vista ng mga mahihirap. Hindi lang basta sa atin, no? Kasi meron tayong sariling perspective bilang tagalabas. Pero paano tayo magiging mas mapagkumbaba na unawain yung mga pangarap nila sa pagpapaunlad, no? Mula sa kanilang lenses o punto de vista. At sana lagi nating piliin na yung pagpapaunlad ay para sa napagkaitan at naisantabi, no? Hindi siya para sa dati ng nakakatamasa ng benepisyo ng pag-unlad. Dapat yung gawain natin ay lalong nakatuon dun sa mga naiwanan, no? Dapat laging pantay ang turing natin sa mga tao. Laging mataas nila tayong titignan, tayong nasa akademya. Pero paano natin titiyakin na pag nakikipagrelasyon tayo sa kanila, ay pantay lang, no? Kailangan lagi nating pinapaalalahanin sa sarili natin na may sarili ng kaalaman, local knowledge, at may sariling plano, at may sariling mga strategiya ang pamayanan para tugunan yung kanilang mga problema bago pa man tayo dumating, no? Kailangang mapaalalahanan natin yung sarili natin. Pag ganun natin siya naiisip, lalong nagiging makabuluhan yung sinasabi natin, we work with the people and not for the people. At yung mga strategiyang binanggit ko kanina ay ilang mga praktikal na mga alituntunin. Paano yun maisagawa, no? Yung pakikipagtrabaho kasama ng mga tao sa pamayanan. Huwag kang susuko, bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asa ay mula sa'yo, mula sa'yo.
bagong pagkakas.